dami kong realization in terms of paano ba gumalaw ang justice system, no? At paano ba gumalaw ang mga police, lalo na sa probinsya. Kasi taga Pasig City ako eh, no? Lalo na sa mga malalayong lugar na ang daming kaso na pwede namang mag-dismiss. So, hindi man lang dapat nagiging kaso, pero andun sila, no? At tagal nilang nagsistay doon sa loob ng kulungan, no? And I don't wanna sound like pinakwento ko siya na parang natako na yung kabuuan or parang alam ko na yung sitwasyon ng buong Pilipinas. That's based on your experience. Sa totoo lang, mga individual itong mga nakilala namin, no? Na totoong mga tao sila na may mga pangalan at nakilala namin sila, no? It's just that may mga pagkakatulad talaga yung mga nangyari. Kaya nasasabi namin itong parang generalization na ito sa kung ano yung sitwasyon ng mga tao sa kulungan. Which is, mabagal yung justice system, and at the same time, may some level of sloppiness, could we say, especially for the unlawful arrests. Yes, no. At hindi lang basta yung, alam mo, Jair, parang dami na natin nadidinig na kwento ng mga huli na mali, di ba? At yung tinataniman ng ebidensya. So in a way, alam ko na lahat yon bago pa ako pumasok sa kulungan. Ang medyo bago sa akin ay yung lahat yun nagiging kaso. Lahat yun inaakit ng piskal. No, so yun yung medyo bago sa akin, na hindi lang pala yung police yung parang may pagkakamali, kundi pati yung prosecution, no? Na bakit papatawa ng charge of murder, pero hindi naman talaga siya murder, ang taas ng murder, no? Pwedeng homicide siya o, di ba, ganun, no? Pero ganun yung nangyayari. So parang isa yung sa realization ko na hindi lang basta police ang dahilan kung bakit sila nasa loob ng kulungan na hindi sila dapat nandun sa loob ng kulungan. So, Derek, base po sa experience nyo, talaga nakakita rin kayo, nakasalamuhan nyo yung mga persons deprived of liberty sa loob ng dorm, ng facility. Kayo po mismo ay biktima ng unlawful arrest as proven by the court resolution ng Katanawan Regional Trial Court. Para sa inyo po, ano pong sinasabi ng pagka-aresto nyo doon sa justice system sa Pilipinas, base po sa lente nyo bilang individual na naka-experience na firsthand? Kasi you only see this sa movies, pero ikaw bilang experience siya as an individual. What does it say for you? O nga, alam ko naman, nung nangyari sa amin, alam ko naman na hindi naman ako yung unang taong na may ganito nangyari sa kanya. It says several things. No? Itong nangyari sa amin says several things. One is that it happens, it has been happening, it will probably happen again.